Ngayon nga ay nagsalita na sa Senate hearing ang ama ni Sandro Mulac na si Ninyo Mulac, kung saan inamin na din sa publiko ang tunay na pinagdadaanan nila ngayon ng anak. Ito nga ay kaugnay sa ginawa ng dalawang GMA executives na sina Jojo Nunez at Richard Cruz. Sa kasagsagan nga ng pagsasalita ni Ninyo Mulac at tila nga nahirapan itong huminga, dala na din ng sobrang sama ng loob nito. Ayon naman sa ating source na agad namang itinakbo sa hospital ito matapos ang naturang hearing. Nagsalita na nga din ngayon ang dalawang ELGMA executives na sina Jojo Nunez at Richard Cruz, kung saan dito nga ay umamin na ang mga ito at kung nga raw ba talaga ang totoong nangyari sa pagitan ng mga isyong nagsisilabasan na kaliwat kanyang akusasyon sa kanila. Kahit ang aligasyon ng diumunoy biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan, dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo. Kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulac. Sa pagkakataong ito, sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na? Hindi pa. Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po? May tubig po kayo sa tabi po, ha? Apo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ito ba yung tulad? Scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o harass ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at ma-impluensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami. Sa katunayan, ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser.
Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli, kami rin po ay humihiling ng hustisya. Mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat na magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa ang panahong ito, sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon ng magsalita, at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Pasensya na po kayo at kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagtutulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Ninyo Mulak, at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya agad ng medical attention, pero gusto po niyang ituloy pa rin. At hanggat malapit po yung final decision ng Sergeant at Arms, hihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA 7. Opo. Your Honor, good morning. thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez. Opo. Senior Vice President, Programming Talent Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So, that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Ninyo Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized, and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct
a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So, as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan at the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na, yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung sa para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naiintindihan yung ano po ibig sabihin yun? Sila po ba may opisina po ba sila sa GMA? Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo. Si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized, and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po pula 9 to 5 na tinatawag. Hindi yung gano'n. Yung may concerned ano ba tawag po doon? Oh, time in, time out. Gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay, despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct to this case. Apo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng pagnilipis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Hindi, wala po tayong nililitis dito. Linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan nyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro, ha? Ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Opo. At bilang meron pong mga pulisiya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan. Yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso. Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish Your Honorable Office with the results of our investigation. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayo. Well, Mr. Chair, going back to Nino, no, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila. Ito, very traumatic. Noong nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung
paano i-approach ito? Head on nila or how will they, you know, syempre, nandyan, mulak, ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya yung, if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro, they should be here and at sagutin nila. Blow by blow, kung kinakailan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit at when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko don't worry, hindi nila ito tolerate yan and hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette at kaya masasabi ko lang. So, ninyo, basta tayo na ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito, hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan and you should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bongrivilla Jr., Idol. Maraming salamat po.